Ang NHA, National Housing Authority, sila naman ay nandyan handa magtayo ng mga bagong bahay, titirahan. Ang LGU naman ang maghahanap at magbibigay ng lupa kung saan sila lilipatan. Ang problema sa paglipat ay hindi maliit na bagay. Kaya naman tayo, meron tayo ngayon Department of Human Settlements, dahil hindi lamang bahay ang kailangan itayo para maging community yan. Kailangan dun sa lugar kung saan sila ilalagay, kumpleto yung supply ng tubig, kumpleto yung supply ng kuryente. Kailangan may eskwelahan para dun sa mga bata. Kailangan may simbahan. Kailangan may palengke. Yung mga magulang, kailangan may pinagkikitaan. Meron silang hanap buhay. Kung hindi natin mabuo yung ganyan tinatawag na community. Kaya naman, tama rin na tayo'y nangangamba, na tayo'y nag-aalala, na tayo'y napapahala. Na dahil sa kanin sa pagkasa takot ng ating mga kalaban, na pinamumunuan ngayon lang tayo nakakita yung buong gobyerno, lahat ng kakayahan, lahat ng kwarta, lahat ng kinat pwedeng gawin ay ginawa hindi sa isang kandidato bilang pangulo. Ginawa nila pangkontra sa isang kandidato bilang vice-presidente. Ang inyong abanglingkod, bakit naman sila natatakot sa atin? Eh, ang paibay pa. Wala akong kaawa. Nakita niyo naman, kung mura-murahin ako na kung sino-sino dyan, kung gawin, atakihin ako na kung sino-sino dyan, ba'y sa kanila? Tayo ba'y napipikon sa kanila? Hindi! Hindi natin gawain yun dahil tapat ang ating paniniwala na tama ang ating ginagawa. Tama ang ating ginagawa para sa pagtulong sa taong bayan. Ay babalik at babalik sila. Ito ay mga bagay na talagang dapat pinagtutuunan ng pansin. Ang trabaho ay hindi nagtatapos sa ayuda kundi hanggang sa tuluyang pagbangon ng komunidad. Yung mga sari-sari store, yung mga nagbebenta ng sigarilyo, ang mekanikong nag-aayos ng mga jeepney, yung mga jeepney driver, yung mga tricycle driver, lahat yan. May tatanong natin, mahalaga ba ito? Eh maliliit lang naman ang negosyo yan. Kahit na malugi yung isa, hindi naman mararamdaman. Iisipin natin, hindi dahil maliit ang negosyo, hindi importante. Lahat ng malalaking korporasyon, lalo na yung mga nagbebenta ng consumer goods, ay dumadaan yan sa maliliit na retailer, sa sari-sari store, sa mga nagbebenta ng tingi-tingi. Lahat yan ay importante sa ating ekonomiya. Yan ang una natin siguro bigyan ng pansin. Si Bongbong Marcos, ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. BBM, run! Please run for President BBM. Sir Bongbong Marcos, please run for president. We are eager for real change. 99.5% ng negosyo ng ekonomiya ng Pilipinas ay small to medium scale enterprises kung tawagin. Ibig sabihin, hindi yung malalaking korporasyon, kung hindi yung mga maliliit. Noong nakaraang September 2020, ang bilang ng mga small and medium scale enterprises na nalugi o nagsara ay 90,000. 90,000 na pamilya yan. Yung mga nagtatrabaho dyan, yan din, nawala ng trabaho. May pamilya din yung mga yan. Kaya napaka-importante na gumawa tayo ng paraan para tulungan sila na makabalik, makaahon ulit. Ano yung mga bago na pwedeng gawin ng ating mga maliliit na negosyante? Alam naman ninyo lahat yan. Kailangan siguro, bawas ng gastos. Bawas ang gastos sa pagbayad sa rent. Bawas ang gastos sa kuryente. Siguro, mag-downscale na muna. Para hindi na magsara ang negosyo, mag-downscale na muna. Dahil kahit papano, mapipilitan yung iba magbawas ng tao. Kailangan, yung naiwan sa atin, kailangan mag-training para matuto yung tinatawag na multitasking. Hindi ito. Ayan po. Hindi po sila magutom. Yes. Ayan po. Ayan o. Kanin lang po yan o. Kanin at saka may ulam. Yan. Okay. Walang pera po dyan o. Kanin lang po. Yes. Thank you, ma'am. Bilang isa yung trabaho niya. Kung dati, accountant lang siya, ngayon pwede siya mag-receptionist din. Ang mahalaga rito ay makapag-survive lang hanggang umahon ulit ang ekonomiya. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.
ang sinasabi sa atin ng ating mga magagaling na doktor ay kahit na mabakunahan na, kailangan pa rin natin mag-ingat. At hindi pa rin tayo masyadong dapat lalabas. Magbang muna tayo masyadong pupunta kung saan-saan. Kaya ang mga tindahan, ang mga retailer, mababawasan ang tinatawag na walk-in traffic. Mababawasan yun dahil wala nang naglalaboy-laboy sa ating lugar. Kailangan ang tindahan ang lalapit ngayon sa kanilang mga customer. Paano gagawin ito? Siguro alam na ninyo yung sagot dito. Kailangan natin matuto na gumamit ng ating internet. Hindi nyo kailangan magharapan. Kahit na nasa computer lang kayo o nasa telepono lang kayo, makakapag-usap na kayo, makakapagpadala na ng order, makakapagsabi kayo kung kailan kayo magde-deliver. Yan ang talagang sa aking palagay ay dapat matutunan. Kapag ang customer ninyo ay nakakasiguro na hindi siya matatamaan ng corona dahil sa pagpunta sa inyong tindahan, ay siguradong bibili sila sa inyo. Kahit yung marketing, yung pag-advertise ng inyong negosyo, kailangan din gamitin yung internet dahil yung social media, karamihan yun. Yung mga anak ninyo, lahat yan may Facebook, may Twitter. Dapat magpaturo kayo sa inyong mga anak paano gagamitin lahat ng mga iba't ibang social media para maikalat naman ninyo na nandito kami, ito yung aming servisyo na ibinibigay. Kung mas maraming makakabalita tungkol sa inyong ginagawa, mas maraming lalapit. Ako'y tumitingin ngayon sa isang programa para nga sa ating mga maliliit na negosyante na paano sila mag-a-adjust dito sa ating post-pandemic world. Kahit umuulan po, hindi po umaalis. Saan po kayo nakakita? Uy, basta na ang araw. Ano masasabi natin dahil sa ating pagkakita? Saan ka makakita ng supporters, no, na pag kahit na umuulan na hindi umaalis, no? Dito mo lang matagpuan niya kay BBA. Ay may trabaho ulit. Dalawa ang main water concessionaire natin dito sa Metro Manila. Yung isa ay Manila Water. Over 6.8 million customers. Ang operation ng Manila Water is within Metro Manila East Zone. Meron pang isang concessionaire ay Maynilad. Maynilad has over 9.4 million customers and 1.4 million service connections. Within Metro Manila, ang coverage nila is West Zone. Ngayon, yung dalawang concessionaire natin, ang main water supply nila is Angat Dam. 60% ng raw water allocation ay napupunta sa Maynilad, habang ang 40% ay napupunta sa Manila Water. Mula sa 325,000 na service connections noong 1997, ngayon ay may halos na 1 million na. Kaya mas malakas talaga ang demand ngayon. Ang Manila Water ay may daily deficit ng 140 million liters because of their growing service connections, at kadalasan pinagkukunan ng deficit na ito ay ang Lamesa Dam naman. Nagiging critical level na ang tubig sa Lamesa Dam. Hindi tayo nakakasiguro na tayo makakaasa na makakuha tayo ng tubig dun sa Lamesa Dam. Bukod pa rito, ang sinasabi ng ating mga hydrologist at saka nag-aaral tungkol dito sa problemang ito, ang El Nino ay hindi naging sanhi nitong pagkakulang ng tubig. Ang talagang kakulangan ay yung water supply natin. Nadelay mga infrastructure project kagaya ng mga Cardona Water Treatment Plant sa Rizal. It was supposed to get 100 million liters of water from Laguna Lake daily, i-treat, lilinisin, idadagdag sa supply. Kaya sa ngayon, yung Cardona Water Treatment Plant nag-umpisa na. Nakakapag-distribute na silang 24 million liters a day. Yung Kaliwa Dam naman ay may potential na magdala naman ng 600 million liters per day sa Maynilad at Manila Water. Pero ang nangyari ay naging controversial ng konti ito dahil may mga environmental issues, may mga local na ayaw nilang maituloy itong programa. Siguro naman, siguro pagka mas maging maganda ang pag-uugnay ng mga ahensya ng gobyerno at ang mga local residents at saka yung mga local government units, lahat ng local communities, makakahanap sila ng paraan para magamit naman natin itong water supply na ito na kailangan na kailangan na. Yan ngayon ang sitwasyon ng tubig dito sa atin. Sa kasalukuyan, nakasalalay pa ang kapakanan ng ating mga kababayan sa mga private companies para mapagsuplayan ng fresh water. Kaya kailangan, at least sa short term, sundan natin ang mga payo sa atin, magtipid tayo sa paggamit ng tubig, at mag-ipon tayo habang tagulan. Sa pagtagal ng panahon, maganda sana kung mapag-aralan natin, baguhin ang sistema, at balikan natin yung konsepto ng public utility. Isang korporasyon ng pamahalaan.